Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ngayon naman po ay babasahin ko mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Maging tunay kayo ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakagandang invitasyon muli ito ng Diyos atin na palaging nagre-remind sa atin, sa ating pang-araw-araw, na maging tunay ang ating pag-ibig. Paano ba ito maisasagawa sa loob ng pamilya o sa aking mga kasamahan? Ito ay isang tanong kasi kalimitan ang iniisip ng iba ay paglilingkod kaagad sa labas ng komunidad. Ang malaking hamon sa atin bilang mga laiko ay papaano ito isasagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa sa ating pamilya, papaano ko na isinasagawa ang tunay na pag-ibig sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking mga kasamahan sa bahay, dahil ito ang unang simbahan, ang domestic church. Kaya sa loob ng tunggalian, sinasabi dito na pakaibigin ang mabuti. Huwag nating tambayan ang masama. Kasi ang masama, kapag tinambayan mo, marami kang hahataking ka sa kasamaan. Ang isang nakatouch dito sa akin ay mag-ibigan kayo. Patuloy niyang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Roma na ang salitang pag-ibig, mag-ibigan kayo tulad ng tunay na magkakapatid. Kailangan balikan dito ang history ng pamilya. Dahil kung walang pagmamahalan sa loob ng pamilya, paano pa magkakaroon ng pag-iibigan? Kaya napakahalaga ang pagbasang ito ay muling imbitasyon sa atin upang tingnan natin ang relasyon natin sa ating sa loob ng ating pamilya. Pahalagahan ninyo kasi minsan may hatak sa akin, ano ba ang mas pabor sa akin o sa kanila? Palaging ako. Ang magandang salita dito, papaano natin mapapaayos ang ating pamilya bilang tayo? Ang isang imbitasyon muli dito ay magpakasipag kayo ng buong puso na maglingkod, dahil ang paglilingkod naman ay sa loob din ng pamilya. Ang sipag na ginagawa mo, halimbawa paghuhugas ng pinggan, paglalaba, ay gawin mo ng buong puso, buong katapatan. Dahil meron kang pinaglalaanan nito, ang ginagawa mo ay para sa kabutihan ng pamilya. Magala kayo, hindi lamang
ang galak na ito ay para ngayon, kundi ito ay galak na meron tayong magandang relasyon sa Diyos. Ang ating kabilang buhay, nakatara doon ang ating kabutihan, at yun ang kagustuhan ng Diyos. At laging manalangin. Paulit-ulit yan sa mga pagbasa na ang panalangin ay napakahalaga. Dahil ito ang nagbabalanse sa ating buhay, at palaging nagre-remind ang Diyos na sa kaloob-looban natin, ito ang gawin nating kabutihan. Ito lamang po muna ang aking pagbabahagi ngayon. At maraming salamat sa ating lahat, at patuloy tayong magmahalan at manalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.